Hello guys, good morning. Kagigising ko lang. Actually, maaga ako nagising today kasi maaga yung pasok na Raymond. So, ang ginawa ko, pinag-prepare ko siya ng pagkain, pinagluto ko siya ng gulay kasi mahaba-haba yung duty niya. And then, umalis kasi siya ng 7:20. Tapos nakapag-video call muna ako sa Pilipinas kasi tuwan-tuwa ako kasi dumating na yung box ko. Iba talaga yung MSN, shout out. Ang galing-galing nyo. 28 days lang yung box ko, nandun na. And then, ngayon, pupunta kami sa spring. Hindi ko alam, actually hindi ko pa yun alam. Magpapasama lang kami dun sa friend ko na may sasakyan. Kasi sa panahon ngayon dito sa Dubai, sobrang init. So, hindi ako pwedeng nagta-travel ng ganun kalalayo kasi hinahapo ako. So, pupunta kami doon kasi yung sister-in-law ko is may interview. Hopefully, makuha na niya itong trabaho na to para maging happy na siya at yung mga kids niya. And, yun, pupunta kami ngayon doon. Sasamahan ko siya for interview. Kakain muna ako, maliligo muna ako, and everything. And then, after that, I'll come back to you. Hi! May tao pa sa CR. So, maya-maya ng konti. At saka nagsasayang ako, kakain muna kami kasi pagkakain ka sa labas, mahal. So, dapat magtipid, diba? Siyempre, sa panahon ngayon, hindi na pwedeng arte-arte, nakakain ka sa labas. At saka, mas, guys, alam nyo, mas mabuti at mas safe nakakain kayo sa loob ng bahay nyo kasi nakikita nyo kung ano yung mga niluluto at nilalagay sa mga pagkain nyo. Pero pag sa labas kayo kumain, absolutely, 100%, hindi natin alam kung paano yung proseso ng pagluluto ng mga kinakain natin. So, mas maganda kung talaga namang marurunong kayo magluto, dito na lang kayo kumain. Pero kung talaga ngayon nyo at marami kayong pera, pwede talaga kumain sa labas. Pero ako kasi mas prefer ko na dito ako sa bahay kumakain para bukod sa matipid na, mas nai-enjoy mo pa ng gusto yung pagkain na kinakain nyo, diba? Alam mo pa na talagang ikaw yung gumawa. So kaya yun, ganun. And, ang hirap pumanap ng trabaho ngayon dito nowadays kasi nga sa pandemic, no? So dapat hindi tayo choosy. Sunggab lang ng sunggab, di ba? Kasi minsan ang opportunity dumadating lang yan once in a blue moon, so dapat i-grab mo na siya kasi hindi naman ibibigay sa iyo ni sa itaas kung hindi yun para sa iyo. Siguro maraming mga dumating at maraming mga umalis, pero once na binigyan kanya ng isang trabaho na talagang kahit inayawan mo pero bumabalik sa iyo, yun ang para sa iyo. So sana i-treasure yun natin, no? Ako nga, ilang taon na ako dito sa company ko, 13 years. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So, after siguro mga 7 years, magre-resign na ako. 20 years, diba? O, sige na, maliligo mo na ako, titingnan ko. Para kakain na lang kami ni sister ko mamaya. So, nandito na kami, guys. Medyo nagkaroon lang ng konting kalituhan kasi si ate pala, ang interview pala niya is supposed to be 12 to 1. Sabi niya sa akin, 1 to 2. So, sana hindi magalit yung magiging ano niya, boss niya, di ba? And ito yung aking ano, BFF driver. Say hi, Louie. Hello, boy. Guys. Vlogger ka? Ano ba tawag dito? Ipag-pray niya si ate, sana makuha niya na itong trabaho na ito. Kasi 5 months na siya dito sa UAE. So, gusto ko na rin siyang magkatrabaho para naiinip na kasi siya. Aray ko, napuwing ako nung pilikmat ako. So, okay. Nagbabiyahe na kami. Papunta kami doon. Hindi ko alam kung how many minutes to get there, let's my friend. Let's see, 20 minutes pa lang. 20 minutes. Okay, 20 minutes. Okay, see you in 20 minutes. 85. So, nandito pa rin kami sa Jafliya. Ayan. Medyo mabagal lang may truck. My God, sobrang init. Yes. Sobra yung init ngayon, as in 40 to 41 degrees siguro. So kung ikaw ay medyo mahina-hina sa init, mga kabayan, dapat lagi kang may dalang tubig. Actually, may dala ako. Eto nga, nakakalimutan ko. Pati yung aking electric pan, nakakalimutan ko rin. Ganyan tayo eh, napaka malilimutin talaga natin. Tapos yung kasama ko, malilimutin din. Congrats! Oh, di ba? Kaya ang ano dito, ang moral lesson dito, huwag kang magpapasayaan. Oh, di ba, Louie? Oh, tingnan mo si Louie, hindi malilimutin 'yan.
nandito si Sara yan eh. Okay, nandito na kami sa kahabaan ng... Anong kahabaan to, boss? Ha? Hindi alam ng aming driver, pasensya na. Pero ipakikita ko na lang sa inyo yung aming tinatahak na daan. Ah, nasa Wafi na pala kami. Ayan. Wafi! Sheikh Rashid daw. Sheikh Rashid. So actually, ano talaga kasi ako eh. Hindi naman ako mayaman, pero maarte ako. Hindi ako masyadong naglalayas, especially kung magko-commute kasi. Kaya nga si Ate Lelet, hindi ko siya masamahan alone kasi hindi ko alam kung paano sumakay ng metro. Plus, yung taxi-taxi, hindi talaga namin alam. So, magsasayang lang kami ng pera. So, might as well, bigay na lang namin kay Louie Boy. Kasi, at least ito, alam niya yung pupuntahan niya. Eh, ako po, hindi po talaga namin kabisado. At saka may hapo ako. Pag sobrang init po, hindi po talaga ako makahinga. Nagkakaroon po ako ng panic attack. So, hindi po yung kaartihan, yun po ang realidad. So, ayan, nakikita niyo po ang kagandahan ng ating Dubai. Na napaka-init. Oh my God. Kaya nakakaawa yung mga patan na ano, no? Nagtatrabaho sa construction. No, nakikita mo sila, my God. Sa arawan. Tapos minsan, ano pa, fasting pa sila. Yes. Alkaid Road. Okay. O, nandito na kami sa Alkaid Road. My God, ang bilis na patakbo ni Louie. Natatakot na ako. Epekto sa ako na ito eh. Louie, huwag kong bilisan. Okay na. Kasi hinihintay na talaga. Huwag mong bilisan, Louie. Ay, nako. Okay. Nandito na ba tayo sa Marina Mall? Wala pa. So, sana namin dalawin yung habibi ko eh. Pwede. Okay. Nandito na kami sa aming spring na pupuntahan. Spring ba to? Sobrang init. Ayan, oh. Alright. Diba? Sobrang init. Pag ikaw wala ka talaga dito, ano, Carla Lo, wala. Chombag na. Pero may bus naman dito na transportation, no? Pag just in case na si ate ma-employ dito. KBR. Oh. Ate, tanda mo yung way. Nandito na po kami sa Spring Souk. Ayan. Oh. Ayan yung dadaanan namin. Dapat talaga tayo. Pwede talaga dito ng ano. Nandito na kami. Nag-doorbell na si ate. So, interviewin na lang siya. Hintay lang namin yung magiging boss niya. Guys, kakalabas ko pa lang ng bahay. Ayan yung titirahan niya. At sobrang happy ako. Actually, ngayon lang ako nakakita ng ganun. Ang magiging work kasi niya is parang nani. At nung nakita ko yung magiging amo niya, sobrang bait. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Grabe. Napaka-approachable. Bukod sa approachable na siya is napaka-liit ng bahay. Tapos, hindi nila priority yung mga linis-linis. Basta ang gusto lang nila is yung anak nila is matutong mag-coloring, mag-shape, mag-writing, mag-drawing ng kung ano-ano. Basta ang priority nila is yung baby. Sorry, Louie, ha? Natagal lang kami. Tapos yun, alam mo, ang bait ng magiging amo niya. That's good. Tapos ang maganda pa doon, ang liit-liit ng bahay, ang priority pa nila is hindi yung linis-linis. Gusto lang niya, may initiative, at saka yung mga bata niya is maturuan ng tamang asal, ng... Sana makuha niya itong trabaho na to kasi kung hindi pa, siya na, si Ate Lelit na yung may problema, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. So, ngayon, dahil nainip na si paring Louie ko, uwi na muna kami. Punta na kami ng Satwa. Natagalan kami ng konti kasi masarap kausap yung amo niya. Sobrang bait, sobrang cool. Parang kausap ko lang yung mga customer ko sa Spinis. Yung parang mga ganun. Hi guys, we're back. Nandito na kami sa Umsikim Road. Uwi na kami. Actually, we're supposed to go to Raymond's place. Kaya lang sabi ko kay Louie, wag na lang. Kasi baka malungkot si baby ko pag nakita niya ako na dinalaw ko siya at hindi ko siya kasama pa uwi. So, be, sorry. Si Ate Lelet pala is naiwan na lang siya doon. Sana magustuhan siya ng amo niya at magustuhan niya yung amo niya.
sobrang laka niya na pag hindi niya pa yun nakuha, ewan ko na lang. Let's see kung ano magiging kahinat na nitong ano niya. Pero sabi nga natin, kung sino yung gumagawa ng ating kapalaran ay ang ating mga sarili. So Ate Reylith, good luck sa'yo and sana makuha ka ng amo mo. Galingan mo, do your best and sana magkaroon ka ng maraming initiative para mas maging magustuhan ka nila. Sobrang laki mo na dyan kasi sobrang liit ng bahay. Sobrang liit ng bahay, sobrang liliit ng bata, as in napaka, parang hindi pa masyadong fasay yung magiging amo mo. So good luck. Nandito na kami sa Umsikim Road, pauwi na kami. Thank you, Louie. Actually, isang oras siya naghintay. Oh my God. Ito talaga yung aking number one best friend pagdating sa mga ganito. Kahit anytime ko talaga siyang tawagan, anytime, anywhere, dadating at dadating talaga to sa akin. Bihira yung ganito. Imagine mo. Oh, kakain lang kami sa KFC. Yes. Okay. So ngayon, napag-decide na namin ni Louie na kakain muna kami sa KFC kasi I'm sure and for sure and 100% sure nagutom si Louie kasi hindi naman ito nagluluto. Diba? So kakain muna kami sa KFC. KFC or McDonald's? Kahit saan. So kakain muna kami kasi syempre nakakaya naman na kinambala ko tong lalaki na to. Nasa kalagitnaan ng kanyang pag-merchandise char. Abalahin ko siya. Ang ganda sana mamasyal ngayon kasi tingnan mo, oh, may sarili kaming car. Yes. May sarili kaming sasakyan kaso mahirap mamasyal kasi sobrang init at saka wala kaming anda. Wala kaming fara. So, kakain na lang kami sa KFC kasi doon mayroong kabayan niya for 11 dirhams. Yun na lang ang kakainin na. Basta, lalagyan na lang namin ng maraming gravy. Para makatipid kami, okay? So, see you around. See you later. Oh, nandito kami ngayon sa McDonald's kasi ito yung napili niyang kainan bukod sa mura is fresh pa. Char! Fresh daw. So, dito muna kami kakain kasi si Louie, actually, namamayat na siya. Payat na siya. So, ito, kakain muna kami dito. Hello, McDonald's. Okay? See you. Bakdo, hinihintay na si Louie. Hello, Magdo. Hello. Okay, kakain na muna kami. Bye! Akala ko dun sa ano, gasolinahan pala yung pupuntahan namin. Pahingi ako. Iniinom ba to? Hindi. Bakit ganito itong sanitizer nila? Parang tubig lang? Tanga, Clorox yan. Ha? Clorox yan eh. Lagay ka ng lagay. Ba't din mo sa... At saka po, ano, pwede po humingi ng... mayonnaise. Pertahingin ko ba kayo? Opo, madam. Ay, madam, pag halimbawa ang juice, okay lang ba kung juice? Anong juice po? Orange juice, apple juice? Apple. Yung isa lang ha. Saan tayo, Louie? Kabila. Pwede ba doon? Sige, doon na lang. Walang haya ka. Clorox nga yun, buang. Panlinis pala ng lamesa yun. Graulo. Ay, kasama tayo. Thank you. Doon na lang tayo, Louie. So, hinihintay na namin yung order namin. Order na si Louie. Ito yung aming number. Number 19. Ah, okay. Salamat. Kunin mo na Louie. So, dumating na yung order namin. Ayaw nila dalhin dito. Hi. We are 2 meters away. Ano nangyayari? Kain mo na kami yung Louie. Okay? Sige na Louie, close mo na. Wow, don't you go! So ayan,
Kinain lahat ni Louie yan. Actually, wala akong kanain dyan. So, ayan siya. Happy-happy. Nabusog ka ba, Louie boy? Salamat. Oh, nabusog na siya. Just like praise the God. Time. Praise God, praise God. Ayan yun. Pati yung aking drinks, inubos niya. Pati yung aking burger, siya yung nangubos niya. Oh, pati yung mga fries. Hindi ako kumain, down lang ang kinain ko. Ayan o. Oh. Yan nga lang yung kinain ko eh. Kasi ginauwi na kami. Yeah. Okay, bye. O, oh, yan na. Mag-alcohol ka ulit, Louie. Sige na. Nakakatuwa, guys. Kasi itong in-spray ni Louie, hindi pala siya sanitizer. Ano pala siya? Clorox. Kaya ang init-init nung kamay namin, nagugas na lang kami. Baliw talaga tong si Louie. So, uuwi na kami. Dahil wala na naman kami pupuntahan. Ha? Ay. Ano mo pa yung car ko? Ano? Oh, linisin mo daw yung car mo. So, hinatid na ako ni Louie dito sa flat namin. Uuwi na siya. So, ngayon pupunta lang ako sa supermarket para bumili ng ulam namin today. So, guys, nandito na ako. So, yun, nandito na ako sa bed ko. Actually, mahiga na ako kaso nag-message ulit sa akin si Ate Lelet na tinawagan daw siya ng agency na ina-applyan niya. Sabi ko sa kanya, huwag niya nang i-entertain yun or sabihin niya na meron na siyang employer. Ewan ko kay Ate Lelet, ini-entertain niya pa yun. So, para kasi sa akin, mas gusto ko talaga yung Romanian kasi mabait, masayahin, napaka-approachable. At saka tinuturing kanyang family, hindi kasambahay or whatsoever. So, actually, sa panahon ngayon, actually, napamalas kasi si Ate Lelet kasi dumating siya dito sa Dubai ng March 8 at mga end of March, nagsimula na nga yung corona na yun. So, nahirapan talaga kaming makahanap ng trabaho niya. Almost 5 months na siya dito. Itinry ko siyang ipasok siya dun sa work ko, which is my... basta sa work ko. So, hindi siya tinanggap. Okay sana yung magiging ano niya kasi maganda yung experience niya kasi nga sa ano siya sa vegetable department siya eh. So 9 years siya nagtrabaho doon. So maganda sana yun at saka I think so yun talaga yung gusto niya. Kaya lang it so happen na yung edad niya is hindi siya qualify. So sa ngayon okay naman yung trabaho. Actually sa panahon ngayon hindi mo kailangan mamili ng trabaho especially sa panahon ngayon. As long as sumasahod ka, may day off ka, tapos marangal yung trabaho mo, yun ang pinaka-importante. At dapat sa panahon ngayon, hindi ka choosy sa kung anong trabaho na pinapasukan mo. Yun ang importante. Dahil pandemic, mahirap makahanap ng trabaho. At saka nakakahiya naman na iaasa mo lahat yung pangangailangan mo sa mga taong tumutulong sa'yo, di ba? So at least, kahit pa paano, nakakuha na si ate ng trabaho niya. Sana magustuhan siya ng employer niya. Sabi ko sa kanya, ipakita niya yung best niya. And gawin niya kung ano yung gusto ng employer niya. Kasi ang sabi lang naman ng employer niya is gusto lang naman niya is mayroong initiative at saka makita niya na talagang inaalagaan yung mga anak niya. Yun lang. Kayang-kaya ko yun, kung ako yun. Kaya lang, syempre may work na tayo at saka ibigay na natin yung kay ate. So, kung mawawalan ako ng trabaho, mas gusto ko siguro yung ganun. Pero ayoko kasi talaga sana kasi tamad ako. Tamad ako. So, yun, parang, siguro nalilito pa si ate kasi hindi ko alam kung ano talaga yung gusto niya, which is, para sa akin, for the meantime, kung ako sa kanya, patasin ko muna to kasi sayang naman yung opportunity kasi, syempre, hindi natin masabi kung sa susunod meron na namang mga ganyan, or maybe, meron nga, pero masasama yung ugali, at saka malalaki yung mga bahay, at saka mga salbahay yung mga bata. Itinignan ko naman yung mga bata, babait, grabe. So, sana magustuhan siya ng employer niya. Yun lang. Bali, sinishare ko lang sa inyo kung paano yung interview at kung saan kami pumunta today. And, sana nga maging okay na to. Para nakatulong naman tayo kay ate, sa family niya. Para maging ano na ba yung isip niya. Kasi, nafe-feel ko rin yung ano niya na parang nabuboard na siya, naiinip na siya. So, sana magustuhan siya. Yun lang. And I hope this guy, you enjoyed this video.
alam ko wala namang itong konektado sa inyo or kahit na kanino, basta sinishare ko lang yung daily living ko. So sana nagustuhan nyo yung panonood sa akin, yung nakita niyo yung kapiraso ng Dubai. So kung nagustuhan nyo yung video na to, alam nyo na yung gagawin nyo. Please like, share, like, and subscribe. Thank you so much for watching and have a nice evening. Bye-bye.